Good afternoon once again, brothers and sisters, and I would like to welcome everybody sa programa ng ating Panginoon, Cheer Up The Word Works. And I also would like to praise God for once again for giving me again the opportunity to be with you, brothers and sisters, in this program. At nagpapasalamat din ako sa pagkilos ng Panginoon sa ating pastor for the encouragement and also for the trust in using me to give the Word of God in this platform. So before we start again, I would like to invite everyone in a simple prayer. Tayo po'y manalangin. Praise you, Lord God, Panginoon, for giving us once again this day. Salamat, Panginoon, sa panibagong pagkakataon na kung saan kami ay makakarinig ng inyong salita. Holy Spirit of God, we praise you and we thank you, Lord God, for your mighty presence. Let your presence, Lord God, help us to understand God's Word. Let your presence help us to open our minds and our spirit, our ears, to receive all of God's blessing through His Word. Salamat muli, Panginoon, sa inyong katagumpayan sa araw na ito. Ikaw ang patuloy na maitaas at madakila, Panginoon, sa aming kalagitnaan. You have said in your word, Lord God, when there are two or three who are gathered in your name, you are with us. Holy Spirit of God, we praise you for your presence, Lord God, for this time. Thank you, Lord God. This is our prayer with so much thanksgiving in our hearts. In Jesus' name, amen and amen. Okay. So, let's have a recap of the things that we have learned last Thursday. So, natutunan natin sa ating pinag-aralan basing from what we have read in John, the Gospel of John. When I talk about Gospel, it means to say the good news. The Gospel of John, chapter 1, ang sabi niya doon, remember, in the beginning was the Word, and the Word was with God. So, nung mga panahon na yon, bago pang when the Lord was before the Lord created everything, suddenly it reminded me of a video. I hope that I could share this video para mas lalo natin maunawaan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Anyways, giving us the opportunity at bahala na si Brother Audi ang magpakita sa inyo diyan. Sa video. It's one of the things that I teach also in school. Well, anyways, sabi niya doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God. So, who is this Word? Ba? Ano ba tong salitang ito? Ito ba yung Bible? Remember that the Word there is referring to our Lord Jesus Christ. Praise God. Natutunan natin na ang salita na sinasabi sa John ay ang Panginoong Jesucristo. It says also there, remember in verse 4, the Word gave life. The Word gave life to everything that was created, and His life brought light to everyone. Ang kanyang salita ay nagbigay ng buhay. Remember, when God created Adam, ang ginawa ba niya eh, kumuha ba siya ng bone, kumuha siya ng vein, kumuha ba siya ng cell, kumuha ba siya ng tissue, kumuha ba siya ng buhok, at suddenly, kinumpuni-kumpuni niya ito at naging tao? No, remember? Ang anong ginawa niya doon, just kumuha lang siya ng dust and then he formed it and then he breathed on it. Yun lang yun. That's how marvelous and how powerful God is. So the Word gave life to everything that He created. And this life and His Word, which is the Lord Jesus Christ, He is the one who gave light to all of us. Siya yung nagbigay ng ilaw sa ating lahat. Speaking of ilaw, let us... In our learning for today, the Lord had prepared His message for all of us. Ang sabi niya doon, when we read, so, let us not just like, remember, doon sa sinabi niya last time, last Thursday, the Lord gave His message to us in Proverbs chapter 4, in Proverbs chapter 4, verse 20 to 22. The Lord says there,
My child, pay attention to my word. Pay attention to my word. Magtuon na mo ng pansin ng aking salita. Listen to it. Remember, pag sinabi mo, there's a difference between listen and hear. Bagamat the word listen and hear are synonymous, halos magkaparehas na meaning, but they are two different words. Bukod sa spelling, when I talk about hear, it's just like hear, using your ear, nagamit mo ang tenga mo para lang marinig. But when I talk about listen, the reason why the word that was said here is listen, meaning to say, makinig ka. Listen, it means to say like, tanggapin mo ang bawat salita sa iyong tenga at intindihin. Listen means to say not only to hear, but also to understand. Listen, the Lord says there, listen carefully to my words. Listen carefully to my son, Jesus Christ. Listen to my son, Jesus Christ. Because remember that the Lord Jesus Christ is our answer. Siya ang ating sagot. Siya yung ating tugon sa lahat ng ating mga katanungan, ng ating mga problema sa buhay. Ang Panginoong Jesus Kristo. So, it says there, when we read the Word of God, pag tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, let's just not like read it in passing. Kasi sabi ni Brother Brennan, dapat lagi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Sabi ni Pastor, kasi lagi dapat tayo magbabasa ng salita ng Diyos. There's a difference when you only read. Iba yung nagbabasa ka, iba yung tunay mong inaalam ang salita ng Diyos. Remember, every time that you read the Bible, sa kada binabasa mo ang salita ng Diyos, you are not only reading the words in the Bible, but you are reading His message. You are reading, you are deeply knowing who Jesus Christ is in your life. The Lord said, I have wonderful plans for you. Marami akong magandang planuhin sa iyong buhay. Plano na umasenso ka. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you the future that you hope for. And in order for you to understand all of these things, we have to go down the word. Let's go down to the basic. And what is the basic of our faith? What is the basic of our foundation in our faith? It is the Lord Jesus Christ. He is the answer. So when we read the word, when we read God's word, we deeply know Him. Mas lalo natin nakikilala ang Panginoong Jesus. It's just like only adapting to many things also. Remember, pag halimbawa for example, like yung girl, o kaya yung lalaki, for example lang siya nakita, tapos nag-meet kayo, and then, there's what you call like love at first sight. Nagustuhan mo na agad yung tao. But you tend to love the person more if you come to know him more. Same thing also not only in relationship, but also same thing also with everything. With everything. Ako kasi, if I'm going to buy a phone, ganun ako, brothers and sisters, I don't go for the features. I go on the physical. So, for example, like nakita ko yung forma, nakita ko yung ano, yung itsura, at nagustuhan ko yung itsura, wala na akong pakialam kung ano yung features niya. Gusto ko na siyang bilhin kasi nga nagandahan ako sa itsura niya. Other people, that's one thing that I am learning right now. You know, same thing also with things that we have. Like for example, like bumili ka ng isang bagay, it's not about the price that you come to know your gadget more. It's not only about the price, but it is the features that it has. Lalo ka mapapamahal doon sa bagay na binili mo, bukod doon sa presyo na pagkamahal-mahal, ay kasi nagagamit mo yung mga features niya. The reason why you tend to have more time in learning the features of the phone, for example, or for example the features of the TV. Same thing din sa pagluluto. Na halimbawa, napunta ka sa isang bag sa lugar na ito, first time mo nakatikim na ako, first time ko nakatikim, I was blessed that maraming kwento na yun, pero next time na yun. But during those times, I was in Baguio during those times. And then, si Brother Raymond, one of the elders of our church, si Brother Raymond Sisson, he has this program with another university in Baguio na kung saan doon nagtuturo din siya. So, he visits there.
I forgot it na kung weekly ba siya lang nag-visit doon, every weekend. And then we had this chance to, and every time that he goes up to Baguio, ang province kasi namin po ay Baguio. When I came to taste, noon, kasi nga it's my first time to taste Korean food. And then when I tasted it, it was so delicious. I have that gift. Meron kaming gift na gano'n, na kung saan, pag natikman mo na yon, kumbaga naglalaro na sa utak mo, siguro ganito yung pamamaraan ng pagluluto. Siguro ganito yung mga ingredients na kailangan mong gamitin para sa ikasasarap ng pagluluto. Okay? Do yun. So, when you come to, ambawa, natikman mo yung ano, natikman mo yung isang potahe, tapos nalaman mo ang mga ingredients at kaparaan magluto, ipapractice mo na yan. First time mo magluto, masarap. Pero, alam mo, pag halimbawang, if you are fascinated into cooking, you would be thinking of other things. Like, siguro mas masarap kung halimbawang lalagyan ko ng konting cheese. Siguro mas masarap kung lalagyan ko ng konting, ano pa, spicy, or flavor, mga spices, for example. So, itatry mo na naman yan, and then iluluto mo. Eh, mas masarap, mas sumarap pa doon sa original na sa paraan ng pagluluto. And then eventually, you're going to come up. Siguro mas masarap kung idadagdagan ko pa ng manok. Siguro mas masarap kung dadagdagan ko pa ng ganito. Blah, 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 blah. Those are the things that I meant there. When you come to love something, you don't settle only on its... You don't only settle on the features. Or rather, you don't settle only on the physical aspect. But you want to know more about that person, about that gadget, about that food, you know, about that program, for example. Halimbawa, you are into learning sa education. Bigla merong lumabas ng bagong programa. Aba, unang-una kang sasalang doon. Bakit? Kasi gusto mong, mas lalo pang gusto mong lumago ang iyong pagkakatuto. Same thing also with the Lord Jesus Christ. If you're going to read there in Colossians chapter 2, verse 7a, there are two sentences there, but let's stick on letter A. In Colossians chapter 2, verse 7a, it says there, let your roots grow down into Him, and let your lives be built on Him. Let your roots, yung ugat mo nga daw, let it grow down into Him. Pilitin natin na kilalanin pa ang ating Panginoong Jesucristo. Promise, brothers and sisters, if we have that desire in our heart, promise, I'm not telling you to resign, okay? But promise, hahanap-hanapin mo. Bago ka matulog, pray ka, read ka ng word. Pag break time mo ng lunch, if you have the break, meron ka ng araw prayers, dasal ka agad sa Panginoon, meditate again on His word, check on again on your phone, and then read His word. Why? Because you are so attached to the Lord. Because you love the Lord so much. Bakit mo siya, why do you love the Lord so much? It's because you come to know Him little by little. And then, in that little by little, sa ating patuloy na pagkilala sa ating Panginoon, mas lalo pang lumalalim ang ating pagmamahal sa Kanya. Isa sa mga, this Bible verse is the thing that we all usually hear sa ating pastor pag may siya nagtuturo. And then it sank in me. This verse sank in me. Kumbaga pag sinabi mong sank, lumalim na, tumagos na sa akin. And you can read this one in Psalms chapter 119, verse 130. It says there, it comes in many versions. Meron tayong KJV, meron tayong NKJV, meron tayong NIV, meron tayong mga NSB, meron tayong ESV. These are what you call versions. Meron tayong Tagalog Bible, meron tayong Magandang Balita Bible. But what I'm using here is NLT. It's the New Living Translation. It says there, the teaching of your word. The teaching of your word. So, you know, what is this referring to? Your word. Edi, remember, when you talk about word here, you're talking about Jesus Christ. Lagi mo na siya i-partner. Word Jesus Christ. Word Jesus Christ. Lagi mo na siya i-partner. Don't lose sight of that one.
When the Lord talks about the word, He is referring to the Lord Jesus Christ. Listen to my word. Meaning to say, listen to my son, Jesus Christ. Sabi niya doon, the teaching of your word, Lord God, Father God, the teaching of your word, the teaching of the Lord Jesus Christ. The teaching of the Lord Jesus Christ gives light. Gives light so even the simple can understand. The teaching of your word, it's not only the word per se in the Bible, but the teaching of the life of Jesus Christ, the teaching of the love of Jesus Christ, the teaching of the miraculous works of Jesus Christ, the teaching of His forgiveness, the teaching of His provision, the teaching of His patience, the teaching of the Lord Jesus Christ, the teaching of His life. Sa ating pagkakatuto sa salita ng Diyos, sa ating pagkakatuto kung sino ang Panginoong Jesucristo, gives light. Ito ay nagbibigay ng liwanag na ultimong yung mga taong hindi makaunawa ay mauunawaan. The teaching of your word gives light so even the simple can understand. Sometimes the reason why we cannot understand, same thing din yan sa akin. I have also this, once again, this experience. At lagi naman share sa akin din ni Pastor ito. Brother Penan, the reason why you are there in a public school, the reason why you are teaching there sa high school, ay hindi, bagamat maraming tungkulin, ako po kasi maangal, bagamat maraming tungkulin, hindi ka nilagay ng Panginoon dyan. Una-una sa lahat, bago ka palang isinilang, yan yung plano ng Panginoon sa'yo. Kaso nga lang, you have to go through many things. Why? It's because you plan. Ang ginagawa ko kasi ay yung plano ko. But praise God, God used many people, my brother, si Raymond, pastor, in order for me to understand, ito pala ang aking ano, ito pala yung aking destination. Dito pala ako gagamitin ng Panginoon. So you are now there, I am now there, doon sa aking pagtuturo, sa aking eskwelahan. It's not because that there will be problem or there will be other tasks ay hindi ko magagampanan. Ibig sabihin yan, kaya mo yan. Same thing also with you. Saan ka man trabaho, negosyo man yan, call center man yan, nasa field ka man ng office, sa pagtuturo man yan, whatever field you are in, always remember, it's never an accident that you are there. God made it possible for you to be there. Why? Because He trusts you that you will prosper dyan sa linyang niya in that task. The Lord says there in Psalms chapter 119 verse 105. Psalms 119 verse 105. The word is a lamp to guide my feet and a light for my path. So first, Psalms 119:130, Psalms 119. Remember, again, inulit ko, when I talk about, pag narinig mo ni salitang word, the word of God, you are, idugtong mo na doon ang Jesus Christ. Why? Because when I talk about the word, we are referring, God is referring to the Lord Jesus Christ. Sabi nga ng Panginoon doon in Isaiah chapter 53. Isaiah chapter 53, it says there, I send my word. Ipinadala ko ang aking salita. Hindi salita yan. Hindi lang salita yan. Like for example, like prosper. Hindi lang ganun yon. When I talk about the word there, he is referring to the Lord Jesus Christ. I send my word. I send Jesus Christ. I send my son. And it is going to produce fruit. The word itself in the Bible ay walang silbi yan. If you are not going to put faith in the promises of the Lord, our Father, through His Son, understanding it and believing every word that He said there. Walang silbi o walang katuturan ang pagbabasa mo ng salita if you're just going to read it in passing. There will only be power as you read the Word of God, understanding that the Word that is referring in the Bible
refers to the Lord Jesus Christ. And He is giving us the direction. Remember, the Bible here, dalawang hawak ko, meron akong Bible po dito, meron po akong Bible na ganito. The Bible that we are reading are just not like only words. Remember in Joshua chapter 1 verse 8, in my translation, sa translation ko po, hold on. In my translation po, sa NLT, do not let the book of the law. In NIV, do not let the book of the law depart from your mouth. Do not let the book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night. But in my translation, sa translation ko po, sa NLT, do not let the book of instruction. When I talk about instructions, ito yung mga bagay na dapat mong gawin. Instruction ay, remember, parang kang magte-test o fill up, choose the correct answer, write the answers on the blank. If you're not going to follow the instruction, mali ang sagot mo. Same thing also sa pagluluto ng ano, pagluluto. There is always an instruction that was given to us. Una muna lahat, ang una sa lahat, lagyan mo ng mantika yung kawali. At pag nalagyan mo ng mantika yung kawali, igisa mo ang bawang, sibuyas, kamatis, blah, 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 blah. Hindi pwedeng doon sa kawali, basta ka nalang ilalagay mo lang yung baboy, blah, blah, blah. No, you have to follow the instruction. Same thing also with gadgets. You cannot just like put them all together, then suddenly, yan na. Hindi. Pwede masira yan. Same thing also, like for example, like when you buy a TV, when you buy a new washing machine, for example, like you cannot just like press everything there. You have to follow the instructions. The book of the law. Do not let the book of instruction depart from your mouth. Hallelujah. So, it says there, in Psalm 119, verse 105. So again, ulit ko, Psalm 119, verse 130, the teaching of Jesus Christ, ang pagkakaturo sa atin ng buhay ng Panginoong Jesucristo. Likewise, ang pagkakaturo ng buhay ng Panginoong Jesucristo. More than that, yung pagkakaturo ng Panginoong Jesucristo sa atin, it will give light. Ito'y magbibigay ng ilaw at direksyon sa iyo. Na ultimong yung mga hindi makakaunawa ay mauunawaan nila. God makes way to make it simple for many to really understand His Word. To really understand His wonderful plans for all of us. Psalms 119 verse 105. Ang sabi niya doon, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Your word, Jesus Christ, Diyos Ama, ang iyong anak, ang Panginoong Jesucristo, ang siyang ilaw ng aking mga paa at tanglaw ng lahat ng aking mga daraanan. If for example, like if you're going to, kahit nga tayo sa bahay natin, di ba? If we are, like for example, you are in a new place, bagong bahay, bagong ano, o kaya nakitulog ka sa iyong kapitbahay, nakatulog ka sa malayo, sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kamag-anak. Pag halimbawa naihi ka, for example, like in the middle of your sleep, at kailangan pumunta ng CR, syempre, hindi nangangapa ka, hindi mo alam kung saan yung mga ilaw-ilaw na yan. For example, saan ba yung switch ng mga ilaw? So usually, meron ka natatabing, nababangga ka sa lamesa, upuan, pagbisan ng panahon, maaaring makabasa ka ng mga baso, for example. So, if we are not very familiar doon sa bahay na yan, kailangan natin ng ilaw. Same thing also, like, for example, like brownout. Sa ating bahay nga na lang eh. Pag brownout eh, alam natin na doon yung kandila sa may, for example, like sa may kusina. Pero saan doon? Mangangapa-ngapa ka. Kasi hindi mo nga nakikita. But because you find a light, when you turn on yung sinindihan mo yung kandila, itong kandilang ito ang nagbibigay ng liwanag sa iyong daraanan. Otherwise, pwede kang matapilo, matumba, bumagsak, makabasag. Same thing also with the Lord sa kanyang salita. Psalms 119, verse 105, the Word is a lamp to our feet. Ang Panginoong Jesucristo, remember, again, inuulit ko, Word, Jesus, Word, He is referring to the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ is a lamp to our feet.
and a light to our path. Ang ginagawa niya, tatapak ka pa lang. For example, maglalakad ka. You're going to walk. You're going to step. Tatapak ka pa lang. May ilaw. Try to imagine that one. May ilaw nang lalabas. Bakit? Hindi pa man din doon sa pagtapak mo pa lang eh. Doon mo pa lang sa daraanan mo eh. It says there on the part, the light to my path. The word is a lamp to guide my feet. To guide my feet. And a light to my path. Hindi lang ano, alam mo ba yung aeroplano? Remember? Pag hindi pababa o magla-landing ang aeroplano, wala kang makikitang ilaw dyan sa airport. Pero pag halimbawa meron ng la-landing na aeroplano, biglang from afar, para makita nga ng piloto kung paano siya magpa-park o igagarahi yung kanyang ano, aeroplano, biglang merong mga track yan. Merong mga lights of track yan. Tracks of light. Para makita niya kung paano siya magpa-park. From afar ha, malayo-malayo pa lang yung aeroplano, kailangan makita niya lang yung daanan. Imaginin mo yon kung gaano kalalaking mga bombilya ang kailangan sa airport para makita ng piloto kung paano siya magpa-park o igagarahin kanyang kotse, ang kanyang aeroplano. Same thing also with the Lord. In order for Him to make sure na tama yung ating direction ng ating buhay, hindi ka pa bang din nakakapunta doon sa dulo, sa paroroonan mo, nakailaw na yan. And then more than that, sa kapagtapak mo, remember, sa yung pagtapak na iyong paa, if you're going to step on, andun na yung ilaw, andun na yung sagot, andun na yung kanyang instruction, andun na yung kanyang salita. Why? The reason why many people, not even non-believers, even believers, tayo mga Kristiyano, nagkakamali pa rin tayo. We make also mistakes in our lives. Why? It's because of our wrong decision. Let us admit, the reason why we make mistakes is because that God is not faithful. We make mistakes because ang tigas ng ulo natin. We make mistakes because of our own doing. We make mistakes because of our own decision. Pwede naman natin hindi tayo magkakamali. Promise, pwede tayong hindi magkamali. Papaano? If we're going to stick on the word. Kasi nga ayaw ng Panginoon na mahirapan ka. Pahirapan ang iyong buhay. Ngunit mangyayari lang yan kung ikaw ay lalakad sa kanyang iniilawang daan. It says there, Psalm 119 verse 105, the word, Jesus Christ, His life, His life, His ways, is a lamp to guide our feet and a light to our path. John chapter 8 verse 12. Jesus spoke to the people once more and He said, I am the light of the world. Alam mo ba ang ilaw ng Panginoon? Na-imagine ko yun. Alam mo, na for example, like sa sobrang dilim, sa isang, imagine mo yun sa isang lugar na saksakan ng dilim. Probably forest. You go inside a forest and then try to go inside the middle of the forest. Yung walang ilaw, walang mga between, walang buwan. It's so dark. Grabe ang dilim-dilim. Pag binuksan mo yung ilaw, if you're going to open up a light, how do you call that? Yung flashlight. O kaya magsisindi ka ng kandila, magsisindi ka ng lighter. Iilaw yan, yes. But it has its own limit. Buksan mo yung flashlight, ilagay mo ganito, itutok mo doon sa lugar na yan. Oo, mag-iilaw yan, pero hindi mo pa rin makikita yung nasa dulo. Oo, mag-iilaw yan, pero ito madilim pa rin. Bandang likuran mo, madilim pa rin. The light that we use has certain limits. Same thing, for example, like yung ilaw natin dito sa mga bahay-bahay natin, there is a limit. Bakit? Hindi naman, wala naman, merong such a thing, kahit LED pa yan, there's such a thing na forever na iilaw ang bombilya. So, bukang mong i-turn on yan, ng, for example, like ng 2 months, tingnan natin kung tatagal yan. Oo, magbibigay siya ng certain light, certain ilaw, but it's not going to illuminate everything. But the Lord Jesus Christ, reading His Word, sa ating pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo, when we come to know who the Lord Jesus Christ is,
His love for us. His passion to be with us. To change us. Ang sabi niya doon, I am the light of the world. Meaning to say, higit pa siya sa mga flashlight, higit pa siya sa mga bombilya na ating ginagamit, higit pa siya sa mga kandila. Yung mga cellphones natin, meron mga ilaw yan, may flashlight yan, higit pa dyan ang Panginoon. Why? Because pag siya'y umilaw, lahat yan, there is such no dark places that can be hidden in Him. That is how powerful the Lord Jesus Christ is. Grabe ang liwanag, ang ningning ng Panginoong Jesucristo. And He wants for us, He wants us to understand that. Receiving Him, brothers and sisters, it's one of the things that probably would be difficult for many of the Christians. Kasi nga, we are so tied. We are told so tied. Nakakabit tayo kasi sa flesh. I still remember, like, it's one thing that I always understand. You cannot make anyone, hindi mo po pwedeng sabihin sa taong ito, tumigil ka sa paninagarilyo. You cannot make anyone stop smoking or drinking or watch porn films or watch movie o makipag-chismisan o dun sa mga bisyo, sa mga habits. You cannot make a person stop doing what he wants doing. No, you cannot make him or her stop. Why? Kasi andun yung passion niya eh. Gusto niya kasing gawin. I still remember in my case, I have been smoking like since young. 13 years old pa lang ako, naninigarilyo na ako. I was taught on how to smoke. And then for so many years, hanggang sa pagtanda ko, I still smoke. Christian na ako noon ha. Kasama ko na yung mga worship team. They see me smoking. Pero hindi sila makakuryo. Kasi nga, siyempre siguro kuya ako. No one can stop you from what you are doing. Why? Because you like doing it. Well, there are good points there. There are bad points there. Walang pwedeng magsabi sa'yo na tumigil kang manigarilyo kasi nga gusto mo manigarilyo. At wala rin pwedeng tumigil sa'yo, magpahinto sa'yo sa pagbabasa ng salita at pagkilala sa Panginoon Diyos kasi mahal mo na siya. May positive side doon. But God made a way. God made a way for me to stop smoking. I stopped smoking when I was in 2008. Hanggang ngayon, hindi ako naninigarilyo. Praise God. But praise God. I salute the Lord sa kanyang kaparaanan. Hindi ako gumawa ng mga ritual-ritual. Just the Lord removed it smoothly. Wala akong mga withdrawal symptoms. Wala. Paghihinto ko kasi meron kang mga withdrawal symptoms, imagine it, it's part of your life. Buhay mo na yan. Kung magaparte ng katawan mo yan, biglang inalis. Meron mga withdrawal symptoms, like for example, like yung mainit ang ulo mo, nagsusuka ka, for example, lagi ka nagkikrain, nagsishake ng ganito, wala kang ganun. Just the Lord removed it smoothly. Same thing also with us, going on the positive side. No one can make you stop reading His Word. No one can make you stop loving the Lord Jesus Christ. Pag naranasan mo ang isa man lang na pagkilos ng Panginoon sa buhay mo, you will tend to love Him more. You will tend to read Him more. You will tend to know Him more. So, ang sabi ng Panginoon, para mawala, para hindi ka mapunta sa mali, o kaya para hindi ka magkamali, o para hindi ka makagawa ng maling desisyon, para hindi mo masabi yung galit mo doon sa tao, para hindi ka para hindi mo magawa ang addiction na iyong naranasan ngayon, para hindi magkamali ang iyong desisyon sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, sa relasyon niyo sa bahay niyo, relasyon mo sa kaibigan mo, relasyon mo sa iyong mga kapitbahay, para hindi mawala ang iyong kalusugan, ang iyong
these are all wonderful plans. Ang iyong kalusugan, para hindi mawala ang iyong kalusugan, the Lord is going to provide you a way. The Lord is going to light your feet. Hindi literal, ha? Hindi yung paa na iilawan niya yung, hindi yung literal na iilawan yung paa mo. Kumbaga, iilawan niya ang iyong pag-iisip. Iilawan niya ang direction ng iyong buhay para makita mo ang tamang direction. Because every time that we step on His word, every time that we move on His ways, we are reaching slowly to His plans. Sabi niya narito, praise God. So, it says there, John chapter 8, verse 12, I am the light of the world. If you follow me, since ako ang ilaw, ako magbibigay ng ilaw sa iyong daraanan. If you follow me, pagsusunod ka lang sa akin, hindi mo na kailangan ng mga flashlight na yan. My source of light, ako mismong ilaw, I am sufficient that you will see my directions. I am sufficient. As sinasabi ng Panginoon, sapat na ako para makita mo ang magandang planuhin ko para sa iyo. Sapat na ako, sapat ng aking salita, sapat na ako, yung Panginoong Jesucristo, na bibigyan ko ng direksyon ang iyong buhay. I am the light of the world. If you follow me, you won't have to walk in darkness. You won't have to walk in darkness. Hindi mo na kailangan maglakad sa problema. Hindi mo na kailangan maglakad sa mabaon pa sa mga utang. Hindi mo na kailangan na masira pa ang iyong relasyon sa iyong pamilya. Hindi na mo na kailangan na magkamali pa sa iyong desisyon sa iyong trabaho. Hindi mo na kailangan pang mawala ang magandang kalusugan mo. Because you will have the light that leads to life. Bakit? Kasi nilagay mo na ang Panginoong Jesucristo bilang parte na iyong buhay. Na siya ang tanglaw ng ating dinaraanan. To end with, again, grabe, nung ikli ng 30 minutes, hindi ko alam kung sobra ako, kung kulang. Nonetheless, kailangan ko tapusin na. Naramdaman ko na sinasabi na ni Lord. Tapos muna. Okay, let's end now with Philippians chapter 4, verse 9. It says there, keep putting it into practice all you have learned. Again, Philippians chapter 4, verse 9. Philippians chapter 4, verse 9. Keep putting it into practice. Kailangan mo i-practice yan. It's not only hearing it. The reason why, alam mo ba, ako hindi ako magaling magsalita ng English. We belong to a family. Ang lahat ng aming pamilya ay magagaling mag-English. Kaso nga lang, nagsimula akong pumasok sa loob ng eskwelahan ng Tagalog. Ayun na, lumago na aking pagtatagalog. And then eventually, I understood like kung gaano ba ka-importante ang pagsasalita ng English. Pagkahalamaw nag-usap kami ni Brother Raymond, kinokorek niya yung aking English. Always remember this one. You can only speak. Lahat tayo ay kahit ikaw, kaya mo magsalita ng fluent na English. Why? How? Papaano? Pagtanong mo marunong ng Tagalog, subukan mo. Same thing with the word. Because you don't only read the word, nakinig ka, at isinabuhay mo, you put it into practice, it will be part of your life. Kaya sabi ko nga sa iyo, itong mga Bible na ito, pagka nasunog ang iyong bahay, o nasunog man ang pilihan ng Bible, ang paggawa ng Bible, pag nasunog na yan, wala ka na mababasang Bible. But because you put God's Word, you put Jesus Christ into your heart, you put Jesus Christ into your life, you put His Word into your life, that is a powerful way for us to live God's plans for all of us. God bless you all. And before we end this one, syempre, we will never come to understand this thing if we don't have the Lord Jesus Christ in our hearts. So I would like to request everybody once again to be with me in a simple prayer. Let us acknowledge the Lord Jesus Christ. Let us acknowledge that we need Jesus Christ in our lives. Let's pray all together. Sabihin mo,
Right now, if you're listening, if you are with me in this program, sabihin mo, open your mouth. You have to speak it out. Okay? Just follow me. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon Hesukristo, sa pagkakataong ito na marinig ko ang iyong salita. At ang lahat ng bagay na ito, Panginoon, ay hindi ko matatanggap kung hindi kita gagawing aking Diyos at takapagligtas ng aking buhay. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan kita, Panginoong Hesukristo, sa aking buhay. Apart from you, Lord Jesus Christ, I can't do anything. I invite you, Lord Jesus Christ, to be my Lord and Savior. I invite you, Lord Jesus Christ, into my life. Come into my life. And thank you, Lord God, for changing my life. Salamat, Lord God, Panginoon, that I can see very well the glorious life I will be having in you, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus Christ, for being my Lord and Savior. Hallelujah. Praise God sa iyong pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Let's pray now as our closing prayer. Father God, we praise you and we thank you, Lord God, once again for this time. We praise you, Lord God, Panginoon, for giving your words to us. Thank you, Lord God, for reminding us, Proverbs chapter 4, verse 20 to 22, Lord God, Panginoon, that your word gives life to all of us. It gives life to all of us. And we praise you, Lord God, in Psalms 119, Lord God, verse 130, Lord God, that the teaching of ng buhay ng Panginoong Hesukristo, ito, Panginoon, ang magbibigay ng kaunawaan sa amin na maaring mahirapan sa aming pag-unawa sa inyong salita. Ngunit, Lord God, sa aming pagtanggap, Lord God, at pagkilala sa aming Panginoong Hesukristo na siya ang iyong salita, na siya ang salita, Panginoon. Ito ngayon ay maliwanag, Panginoon, sa amin na mas madali namin maunawaan ang inyong planuhin, Lord God, or your word for all of us, Lord God. Maraming salamat din, O Lord God, in Psalms 119, verse 130, Panginoon, that the Lord Jesus Christ is a lamp to our feet and a light to our path. Thank you, Lord Jesus Christ, sa inyong pagbigay ng linaw o ng tanglaw, Panginoon, sa aming daraanan, Panginoon. Ayaw mo kaming mahirapan, Panginoon. Ayaw mo kaming gumawa ng mga maling desisyon, Panginoon. Ayaw mo, Lord God, Panginoon, na kami ay magkasakit. Maraming salamat, Lord God, Panginoon, sa iyong pagbigay ng inyong salita na siya magbibigay, Panginoon, ng tanglaw sa aming mga paa at liwanag, Panginoon, sa aming mga daraanan, Lord God. Thank you, Lord God, Panginoon, for once again, for reminding us, Lord God, that you are the light of the world. Philippians chapter 4, John chapter 8, verse 12, rather. Thank you, Lord God, for reminding us, Lord God, that you are the light of the world. And if we follow you, Lord God, Panginoon, we won't have to walk in darkness. Because, see, Lord God, you have the light that leads to a better life for all of us. Maraming salamat. Pagpalain mo, Lord God, once again, my brothers and sisters who are with me in this program, ikaw ang patuloy na maitaas at madakila aming Panginoong Hesukristo. Thank you, Holy Spirit of God, for opening our minds, our heart, and our spirit, Lord God, as we receive God's Word. Once again, cheer up. Whatever you're facing right now, I know very well that the Lord is providing a light sa iyong mga daraanan. At sa iyong, hindi lang daraanan, pati sa iyong mga paa. Binibigay na ng Panginoon, ibibigay, or rather, ibinigay na nga niya. I believe, ibinigay niya na. The only thing that is wrong with us, hindi natin nakikita. Why? Because we are not familiar of God's Word. But right now, naintindihan na natin, hayaan mong makita mo
ang liwanag ng ang liwanag na kanyang salita para sa iyong buhay upang makita mo ang magandang planuhin ng Panginoon para sa iyong buhay. God bless you all.